Hi everyone! Ngayong araw ay ikukwento ko sa inyo ang 2017 American fantasy adventure comedy film na pinamagatang Jumanji, Welcome to the Jungle. Warning! Spoilers ahead! Tara at samahan niyo akong tunghayan kung ano ang palabas na ito. Noong 1996, natanggap ng teenager na si Alex ang original na Jumanji board matapos itong makita ng kanyang ama habang nag-jogging sa isang beach, ngunit itinabay ito. Noong gabing iyon, nagbago ang laro at ang mga nilalaman ng kahon ay ngayon isa ng bala ng video game. At noong nilagay ni Alex ito sa kanyang console at nilaro, nawala siya. Pagkatapos ng 20 taon, isang high school student na si Spencer Gilpin ay pinadala sa detention dahil sa pangangopya ng sagot sa essay sa kanyang kaibigan na si Fridge. Kasama niya sa detention ay sila Bethany Walker, isang magandang dalaga na nahuling may kausap sa cellphone habang nasa klase, at si Martha na isang mahihiyain na babae na ayaw sumali sa gym class. Sa detention, inutusan silang tanggalin ang mga staples sa mga lumang magazines sa loob ng lumang storage area. Doon nakita ni Spencer ang console ng Jumanji at niyaya niya ang mga kasama niya maglaro. Jumanji. Hinigop sila ng console papasok sa laro. Lahat sila ay nagising sa isang jungle at na-realize nila na sila ay naging pinili nila ng mga characters. Si Spencer ay naging Dr. Smulder Bravestone na isang machong archaeologist. Si Fridge naman ay naging si Franklin Finbar na isang eksperto sa zoologist. Si Martha ay naging si Ruby Roundhouse na binansagan na killer of men. At isang cartographer na pinili ni Bethany na unang inakala niya na isang babae dahil sa description na curvy genius. Silang apat ay nagulat at di makapaniwala sa nangyari. Dali-dalian ay kinait si Bethany ng isang hippopotamus, pero siya ay nabuhay muli at nahulog mula sa langit. Habang tumatakbo sila sa mga hippos, nakasalubong nila ang isang NPC ng laro na si Nigel. Sinabi ni Nigel na kinakailangan nila pumunta sa Jumanji. Ang mensahe ay nagsasabing ito ay parte ng ekspedisyon ng explorer na si John Hardin Van Pelt para makuha ang legendary gem na Jaguar's Eye. Nung tinanggal ang gem mula sa Jaguar statue, ay nawalan ng kontrol ang mga animals sa Jumanji. Ngayon ay kailangan nilang mabalik ang gem sa statue ng Jaguar at sumigaw ng Jumanji para matapos ang laro. Sinunod nila ang instructions at pumunta sila sa labas ng gubat, kung saan nalaman nila na si Bethany ay nakakabasa ng mapa na binigay ni Nigel. Nababasa niya ang lugar ng susunod nilang quest. Kinuyog sila ng mga tao ni Van Pelt na nakamotor, pero nakaligtas sila sa paraan ng pagtakbo sa gubat at tumalon sa isang cliff na may ilog. Habang paahon sila sa ilog ay napansin ni Martha na siya pala ay tinamaan ng bala. Maya-maya lamang siya ay bumalik rin sa grupo. Nakita nila na nabawasan ang tattoo nilang bar sa braso kapag namamatay, na ibig sabihin pala ay ang bilang ng kanilang buhay. Napagtanto nila na game over na sila kapag naubos na ang bars sa braso nila. Habang patungo sila sa isang bazaar na kung saan naroon ang susunod na clue, nag-away si Spencer at Fridge dahil sa kanilang mga role at itinulak ni Fridge si Spencer sa bangin. Dito nabawasan ang buhay ni Spencer. Si Fridge ay kumain ng cake sa bazaar at siya ay sumabog. Ang isa sa mga kahinaan niya ay ang pagkain ng cake. Dahil dito, nakita sila ng mga tauhan ni Van Pelt. Buti na lang, bago sila makita ay nakita nila ang susunod na clue na nasa isang basket na may ahas. Pinag-usapan nila ang kanilang mga skills at nahuli ni Spencer ang ahas habang tinatanggalan naman ng pangil ni Fridge ito. Noong inatake na sila ng mga goons, kinalpi sila ni Spencer, ngunit si Van Pelt ang mismong dumating. May nagbato na smoke grenade para malibang ang grupo ni Van Pelt.
at dinala sila ng di kilalang lalaki sa isang secret passage. Ang ikalimang karakter na si Jefferson C. Play McDonough ay nagngangalang Alex in real life ay pinakilala ang kanyang sarili. Tinulungan sila nito at dinala sa isang treehouse na pagmamay-ari ni Alan Parrish sa lumang pelikula. Sila ay nag-relax at nag-enjoy pansamantala. Nagkwento si Alex na naiwan siya sa laro ng ilang buwan at di niya pa rin napapasok ang transportation shed para makaalis. Nagamit na niya ang dalawang niyang buhay pero ito ay walang progress dahil sa limitado niyang skills. Habang tinuturuan ni Bethany si Martha lumande at i-distract ang mga guards, nagulat si Alex nang malaman niya na 20 years na siyang na-trap at hindi namang buwan. Nakapasok sila sa shed dahil sa skill ni Martha na dance combat. At na-realize ni Alex na kaya nilang tapusin ang laro kung sila ay magsasama-sama. Nagkagulo sila na masira ang helicopter at na-trap sa isang canyon sa harap ng mga rhino. Naayos ni Spencer ang sira sa helicopter at nakaangat sila muli sa himpapawid. Nahulog ang gem sa backpack ni Fitch pero ito'y nabalik. Nang makababa na sila, nakagat ng lamok si Alex at ito'y muntik na mamatay dahil sa kanyang weakness sa lamok. Nailigtas siya ni Bethany at binigyan ng CPR. Dahil dito, nalipat ang buhay ni Bethany kay Alex. Umamin si Spencer at Martha na gusto nila ang isa't isa. Oh, come on, hey! Habang si Bethany naman ay gumagaan na ang loob kay Alex. Habang papunta sila sa jaguar statue, sinalubong sila ng mga jaguar guards. Dito nabawasan ng isang buhay si Spencer dahil sinugod niya ang gem sa statue mag-isa. Nag-isip si Spencer ng tactics para makaakyat sa statue. Dito, naisip niya na si Martha ang uubos sa guards at dito, makakasagupa ni Spencer mag-isa ang ibang mga minions. Huhulihin sana si Bethany ni Van Pelt pero dumating si Fitch na may elepante at tumalsik ang mga minions dito. Si Spencer ay sumakay sa motorsiklo patungo sa statue habang si Martha ay kinuha ang gem sa mga ahas kahit magsakripisyo na ito. Nabuhay siya sa magandang pwesto na kung saan napasa niya ang gem kay Spencer at nailagay ito sa statue. Sumigaw si Spencer ng Jumanji at dito natapos ang laro. Nagpakita si Nigel para batiin sila sa kanilang pagkapanalo. Nakabalik na nga ang grupo sa real world. Nagtatapos ang palabas sa pagkabalik ng apat sa detention room pero sila ay nalungkot dahil wala si Alex. Habang naglalakad pa uwi, nakita nila ang tapat ng bahay ni Alex. Dito nila nakita si Alex na nabalik ang kanyang buhay dahil siya ay binalik noong 1996. Ipinangalan pa nga nito ang kanyang panganay na anak kay Bethany. At dito nagtatapos ang isa na namang movie recap. Salamat sa panonood at hanggang sa uulitin.